Sabi dito meron daw tayong crate na 80 kilograms. At ito yung forces na nagpapagalaw sa kanya. 600 newtons na tulak at 850 newtons na hila. Itong forces na to, meron tong X and Y components. At ito naman yung coefficient of kinetic friction natin na 0.3. Ayan, sabi, determine its acceleration and the distance it slides in order to attain a speed of 7 meters per second starting from rest. Ngayon, para mahanap natin yung acceleration niya at saka yung distance daw, kailangan mo natin gumawa ng free body diagram. Ito na yun. Ito yung free body diagram natin. Ito yung lahat ng force na nag-a-act sa object natin. Ito, 600 newtons. Ito yung weight, ito yung bigat ng crate. At ito naman yung normal force. Ito yung ini-exert ng surface sa crate. Parang ito yung nagsusuporta sa kanya para maging stable siya. Ito yung normal force. Dito naman yung force of friction. Dahil may coefficient of kinetic friction tayo na 0.3, yung force of friction natin ay 0.3 times the normal force. Yan. Hinihila tayo niyan. Kasi pag walang friction, di ba, mandulas. Smooth. Pag walang friction. Ito meron daw. Kaya yung friction na bang tinutulak natin, may hila yung friction. So ngayon, magsa-summation of forces along X and Y axis tayo. Ito yung X axis natin, yung horizontal, at yung Y axis naman natin yung sa vertical. Ngayon, umpisa natin. Summation of forces along X axis. M A X. Ngayon, kukunin natin yung X and Y components ng forces. Itong 600 newtons na to, ito yung Y component niya, ito naman yung X. So, kukunin natin, gagamitin natin dito 600. Hindi natin sasama yung unit ha, para hindi magulo. 600 cosine 30 minus force of friction natin na 0.3 newton times normal force. Negative yung sign natin kasi papunta sa kaliwa yung force of friction natin. Tapos ito naman, mag-add dito plus 850. Ito yung X component natin for. And kung di pa kayong marunong mag kuha ng X and Y components, pwede nyong i-check yung isang video na ginawa ko. Doon, tinuturo ko paano kumuha. Yan, so ito na lahat ng forces natin. At meron tayong 80 kilograms na mass. At yung acceleration natin, X. So, di pa natin mahanap yung acceleration natin dito dahil unknown pa yung normal force natin. Iwan muna natin yan. So, sa summation of forces along Y naman tayo. Okay, Y. Yan. Kukunin natin yung Y components na naman ng forces. Ito, so gagamitin natin ay, dahil pababa yung force, magdi-negative tayo. Negative 600 sine 30. Plus 853/5. Ito, yung weight natin, mass times gravity. Yung mass natin ay 80 kilograms times yung gravity natin, acceleration due to gravity natin is 9.81 meters per second squared. Ngayon, ito pa yung normal force natin. Dahil pataas siya, magpa-positive tayo. Positive. So,
I-create pa natin siya. Wala nang space dyan. Dito na lang. Mass times acceleration at y. Ngayon, dahil wala tayong acceleration sa y-axis, isi-zero natin to. Kasi yung acceleration natin dito lang, horizontal lang, sa x lang. Papunta dyan yung create natin. O ngayon, napansin nyo dito na yung unknown natin ay yung fn lang. So, mahanap na natin yung normal force. Ngayon, i-add lang natin to. Lang ito ay... Ngayon, kung may calculator kayo, try nyo i-compute ito. Pero na-compute ko na to. At ang sagot dito ay negative 574.8 plus Fn, normal force, is equal to 0. Or F of n is equal to 574.8 newtons. Yan. Ngayon, alam na natin yung normal force natin, i-substitute natin siya dito para makuha natin yung value ng acceleration natin at x. So, ngayon balikan natin ha. Rewrite natin dito. 600 cosine 30 minus 0.3574.8 plus 854/5 is equals to yung 80 bababa na natin ha, di-divide na natin. Ito na yung acceleration natin sa x. Try nyo rin isolve sa calculator nyo kung ilan yung nalabas, pero na-solve ko na to. Ang sagot ay 12.84 meters per second squared. Yan, acceleration natin. Ngayon, sa pangalawang tanong, sabi, yung pangalawang inahanap, the distance it slides in order to attain a speed of 7 meters per second starting from rest. Ngayon, gagamitin natin yung kinematic equation dyan na v, final velocity squared is equals to initial velocity squared plus 2as. Ito yung distance natin, yung s na yan. So, dahil sabi dito, starting from rest, yung initial velocity natin ay zero. Zero natin. Starting from rest daw. Yung final velocity natin daw, ito na yung gagamitin natin, yung 7 meters per second. So, 7. Di natin isama yung units ha. Plus 2 times yung acceleration na nakuha natin. Kanina. Ayan. 12.84. Yung S. Ngayon, makukuha natin yung S natin. 49 na to, diba? Sama natin yung units niya. Meters. Baba lang natin to. Times 84 meters per second squared. Ito na yung S natin. Pag-divide lang natin yan. At makukuha natin value dito ay 1.908 meters. Ayan. Cancel to. May meters na may iwan dito. Ito naman cancel na yung second squared. So, sana natutunan nyo at sana nakatulong sa inyo itong video na to. Maraming salamat sa panonood. Subscribe lang po kayo para sa iba pang video po.